Kumusta mga kaibigan? Naisip mo na ba kung ano ang mga palatandaan ng babala para sa isang tahimik na atake sa puso? Kapag iniisip natin ang tungkol sa pag-atake sa puso, madalas nating larawan ang isang tao na biglang kumapit sa kanilang dibdib at nahuhulog sa lupa. Ngunit hindi lahat ng mga atake sa puso ay nagpapahayag ng kanilang sarili ng labis. Pasukin ang silent heart attack, isang stealthy at hindi kanais-nais na medikal na kaganapan na nangyayari na walang malinaw na mga sintomas. Maraming mga tao ang hindi napagtanto na mayroong silang isa hanggang sa isang nakagawi ang medikal na pag-check-up ay hindi nakakakita ng katotohanan. Ang tahimik na atake sa puso ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. Sa tinatayang 805,000 na pag-atake sa puso na nangyayari bawat taon sa Estados Unidos, humigit kumulang sa 170,000 sa kanila ang silent heart attack. Hindi napapansin at potensyal na nagdudulot ng malubhang pinsala. Sa kabila ng kanilang tahimik na kalkansan, may ilang mga palatandaan na maaaring magsignal ng panganib ng isang tahimik na atake sa puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang nangungunang 10 mga palatandaan na dapat mong malaman. Mahalagang paalala. Ang impormasyon ang ibinahagi dito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng payo sa medikal. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Narito ang nangungunang 10 mga palatandaan na hindi mo pinapansin. Number 1, jaw, neck, or upper back pain. Habang ang sakit sa dibdib ay karaniwang nangingibabaw sa pag-atake sa puso, kakulangan sa ginhawa sa panga o leeg ay madalas na nauna sa mas maraming mga sintomas. Ito ay lumitaw mula sa matinding pag-urong ng mga kalamnan ng puso sa panahon ng isang pag-atake na nakakagulat sa mga nakapalibot na estruktura at nagpapakita bilang sakit. Number 2, sleep disturbance o ang mga kaguluhan sa pagtulog. Hindi mapakali ang mga pattern ng pagtulog, marahil na nagmumula sa mga tugon na may kaugnayan sa puso. Senyales na isang potensyal na peligro ng sakit sa puso at warrant masusing pagsusuri. Number 3, squeezing chest pressure. Ang presyon ng dibdib na katulad ng isang kakulangan sa ginhawa sa gitna ng dibdib ay nagpapahiwatig ng isang kaguluhan sa pag-andar ng puso. Ang sensasyong ito na kilala bilang angal o substernal na sakit sa dibdib ay nangangailangan ng agarang pansin upang mapagaan ang potensyal na pinsala. Number 4, difficulty in breathing o ang kahirapan sa paghinga. Ang kapansanan sa pag-andar ng baga na madalas na nagpapakita bilang iksi ng paghinga, binibigyang diin ang potensyal na pagkabalisa sa puso. Kung na-trigger na pagkabalisa o mga kadahilanan ng psychological, ang anumang kahirapan sa paghinga ay nagbabala ng maingat na pansinin. Number 5, excessive fatigue o ang labis na pagkapagod. Ang walang tigil na pagkapagod, lalo na kung hindi maipaliwanag, ay maaaring magsilbing isang maagang harbinger ng isang atake sa puso. Hinihayag ng mga pag-aaral na ang isang makabuluhang porsyento ng mga individual
ay nakakaranas ng hindi pangkaraniwang pagkapagod bago ang isang kaganapan sa puso na itinantok ang kahalagaan nito bilang isang potensyal na tanda ng babala. Number 6. Lightheadedness or dizziness o ang pagkahilo. Ang pag-agaw ng oxygen sa panahon ng atake sa puso ay maaaring magdulot ng mga sensasyon ng pagkahilo kahit na nakapag-iisa ng iba pang mga sintomas. Ang mga paulit-ulit na yugto ay nagkakahalaga ng pagsisiyasat upang mamuno sa pinagbabatayan ng mga issue sa puso. Number 7. Unexplained sweating o ang hindi maipaliwanag na pagpapawis. Ang labis na pawis, lalo na kung hindi nauugnay sa physical na pagsisikap o mga kadahilanan sa kapaligiran, nangangailangan ng pagsusuri. Ang pagpapapawis ay maaring tumindi sa panahon ng atake sa puso, habang ang katawan ay nagsisikap na ayusin ang temperatura sa gitna ng nakompromiso na daloy ng dugo. Number 8. Persistent flu-like symptoms o ang patuloy na mga sintomas na tulad ng trangkaso. Ang hindi maipaliwanag na pagtsatsaga ng mga sintomas na tulad ng trangkaso ay maaaring magpahiwatig sa isang mataas na peligro ng atake sa puso, lalo na kung sinamaan ng iba pang mga tagapagpahiwatig ng puso. Number 9. Swollen extremities o abdomen. Ang mga namamaga na mga paa, kamay o tiyan. Ang edema na nailalarawan sa pamamagitan ng pamamaga sa mga binti, bukong-bukong o tiyan ay maaaring magpahiwatig ng nakompromiso na pag-andar ng puso at pagpapanatili ng likido na nangangailangan ng agarang pagsusuri. Number 10. Bloating, nausea or appetite changes o ang pagmamalabis, pagtutuwal o pagbabago sa ganang pagkain. Ang hindi inaasahang pakiramdam ng sobrang kabusugan kasama ng pagduduwal o pagbabago sa ganang kain, maaaring magpahiwatig ng paparating na pagsabog ng puso. Ang mga ganitong sintomas ay nagmumula sa pag-iipon ng tubig at hindi epektibong paggana ng cardiovascular na nangangailangan ng medical na pagsusuri. Sa pag-navigate sa banta ng tahimik na pag-atake sa puso, ang pagbabantay at mga aktibong hakbang sa pangangalaga sa kalusugan ay pinakamahalaga. Ang mga maliit na pagsasaayos ng pamumuhay, kabilang ay isang balancing dieta, regular na ehersisyo at pag-iwas sa paninigarilyo, ay maaaring makabuluhang mapagaan ang panganib. Kung ang anumang mga palatanda ng babala ay lumitaw, ang agarang konsultasyon sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga. Tandaan, kahit na ang mga menor de edad na sintomas ay maaaring magpahiwatig ng isang nagbabanta na kaganapan. Kung may pag-aalinlangan, laging mag-ingat at agad na humingi ng tulong medikal sa pamamagitan ng pagtawag sa emergency services. Ang iyong kalusugan at kabutihan ay mahalaga. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang professional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.